When we go to the second foundation bloodline, which is of course our hatch. So ano ang mga hatches na ito? Mga kasabong, ang mga hatches natin are nothing but white hackles crossed on the Irish brown red. So nung pinagsama ng mga Amerikano ang Irish brown red at saka ang kanilang mga white hackles, lumabas na ang popular na mga hatch. At pag hatch ang pinag-usapan, marami yan, yung mga old time hatches na andyan ang mga McLeans ninyo, na andyan ang inyong mga blue faces, yung mga Haney Mathesius ninyo, yung mga Billy Ruble ninyo, yung mga Doc Robinson ninyo. Those are the old types of hatches, no? So yung mga bago namang hatches, na andyan na yung Gilmores, na andyan na yung mga Gavilans, na andyan na yung mga Melusins hatches ninyo. So pagdating sa hatch, mga kasabong, marami kayong pagpipilian. Ano naman physical attributes ng mga hatches? So normally they are reds, no? Some of them come spangled, no? They are, majority of them, dark-legged. Yung mga yellow-legged hatches, those are the ones that are yellow-legged, but they are a cross between your dark-legged hatches and the Boston fowl. Okay, so ano ang meron ang mga hatches ninyo? So mga kasabong, pag may hatches kayo, normally, ang mga crosses ninyo, maganda ang pangangatawan at mga buto. Yan ang isa sa napansin ko kagad. Pagka may hatch ang inyong mga crosses, maganda ang pangangatawan kahit bata pa sina at maganda ang kanilang mga buto. And then, they are a little bit earlier maturing than most fowls, no? So, ito yung isa sa kahalagahan ng mga hatch fowls. And, in my experience naman, pagdating sa laban, okay, ang mga may dugo ng hatches, mga kasabong, they will travel. Anong ibig sabihin mo? Ibig sabihin, kahit isakay ninyo ang manok ninyo sa barko o eroplano, magkaroon man yan ng delay, pagdating sa patutunguhan ng mga manok na may dugo ng hatch, hindi basta-basta bumabagsak ang pangangatawan, hindi basta-basta nawawala sa kondisyon. In contrast naman, mga kasabong, kung puro light fall ang kinocross ninyo, usually nagkakaproblema tayo pag itinatravel sila na malayo kasi pagdating nila kung saan sila lalaban, medyo bumagsak na ang kanilang katawan at nawala na sila sa kondisyon. And then, dyan pumapasok yung tinatawag ng mga Amerikano nga kanina, kagaya na sasabihin ko na, game fowls will travel kasi matapang nga sila at kaya pag itinravel nyo sila, hindi sila basta-basta nawawala sa kondisyon. And they are not what you call fine weather fowls. Anong ibig sabihin yan, mga kasabong? Yung mga hatches ninyo, pag ang cross nyo may hatches, kahit maulan o sobrang init ang inyong lugar na pinaglalabanan, hindi rin sila basta-basta nawawala sa kondisyon at pagdating sa oras ng laban, maganda ang ipakikita nila sa inyo. So those are the main advantages of having these game bloodlines like the white hackle and your hatches. It is my sincerest wish, mga kasabong, na pumili kayo ng isa sa dalawa bilang pundasyon ninyo ng tapang at tibay ng mga manok. Kasi, lagi ko sinasabi ito sa masterclass, hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakauna mga manok ninyo. May mga pagkakataon na kayo ang mauunahan at hihilingin na makabalik ang inyong mga manok. At kung wala kayong gameness o katapangan, hindi kayo makakabalik sa labanan yung talo na yon. Pero kung may gameless kayo, yung talo pwedeng tumabla at pwede pang manalo.